Kautunan ko po yung mga totoong tao na talagang nagmamalasakit sa'yo. Mga kaibigan na totoo. Yo! Welcome muli sa aking channel. Muli po akong nagbabalik with this TV. I'm back again. Yes. Kayo po nang napanood nyo sa aking previous vlog. Yung about dun sa previous na aking bibigay. Dahil sa ating 3K subscribers. Road to 3K subscribers and 2,000 watch hours. Dahil yun nga, bumaba po yung ating watch hours from 37,000 to 415 watch hours. So hindi ko ba kaya maiwasan yung so na yun. Anyways, yun yung pangako ko po na mechanics kung paano nyo makukuha itong Reebok size 8 na sapatos na aking bibigay sa inyo. That's for you. Kapag-isip na ako kung paano po yung mechanics na gagawin. Siguro bago matapos ang video nito, i-announce ko po kung paano. Paano nyo po makukuha ito? Itong brand new size 8 Reebok. Pwede pong pang jogging, pang workout. Pwede rin po siyang pang lakad, pang forma. Sino po ba dito mahilig sa black? Black is beautiful. So, merong tayong bagong isi-share ngayon. Kasi meron kasi nagre-request eh. Diba yung mga bagong vloggers sa kanilang mga YouTube, bago silang mag-upload, meron silang parang self-interview. Just hindi ko po nagawa yun. Ang unang-unang interview dun, or question sa kailang self-interviews, merong ganitong tanong. Check natin ang aking listahan, aking code ko. Bakit ka nag-YouTube? Paano ka nagsimula mag-YouTube? Bakit nga ba ako nag-YouTube? Ganito po yun. Taong 2016, nag-start po ako mag-upload ng mga videos. Para mga cinematic lang ng mga ano. Pero hindi ko masyadong sineryoso. Nag-seryoso po ako nung ano lang. Last year lang, early 2019. January po yun, natandaan ko po. That time kasi, naghahanap po ako ng mga videos na kung paano po ba mag-invest sa stock market. Saan po ako nagpupunta. Tapos, yung girlfriend ko is, nag-start na po siya mag-YouTube. So, madali sabi, isa sa po siya sa naging influence sa akin, mag-upload ka, mag-YouTube ka. O sabi ko naman, saka na lang. Hanggang that time, yun, sinimulan ko na nga. Nung time na yun, andun kagad yung ano ko. Yung, parang excited pala mag-YouTube. Parang, dahil sa mga nakikita mong mga naging successful sa kanilang mga channel, dahil nagkakaroon ng mga advertisement niya ka ng mga videos, dahil hindi dahil dun. Tapos parang, mayroong isang spark dun na hirap explain na, ito yung gusto kong gawin. Gusto kong i-express ang aking sarili sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga videos, na mga ma-share man lang. Kaya that time, ura-urada po, nag-upload kagad ako ng video. Tatlong video po yung nandun sa gallery ko na walang edit-edit pa, dred-dred. So, upload ko po kagad yung workout video ko na nag-Jesus workout. Tapos yung isa doon nag gamit yung isang built-in na yung gamit yung atang doon yung pull-upan yung parang baras nag deep set po o nag-tricep workout po o doon. Tapos yung isa po nag-bicep workout po. Kaya yun, mayroon kagad akong tatlong videos. Tapos tinuruan po ako ng girlfriend ko na siya nag-influence sa akin na mag-ano ka muna, mag-reuse. So, ano gusto mo, health? Yun yung health.
nag-reuse ako, in-upload ko yon. Tapos, dahil mahilig ako sa mga music, sa mga makilig na mga songs, OPM, mga alternative songs, sabi ko, kaysa naman makinig ako sa ibang ano, bakit hindi ako maggawa ng mga playlist, mga tracklist. Kaya, ako nang Diyos, ayun. Dumami naman po ang mga views niya, kaya ako naging 37,000 watts hour sa loob lang ng halos isang taon lang. Ang bilis ko nakuha yung watts hour sa subscribers dahil doon. Doon po ako nagsimula. Tapos, lagi ako nai-encourage sa group ng gano'n. Gumawa ka naman ng mga video dyan, ng mga personal vlogs. Oh, gumagawa man ako kasi kaso ako tumal. Hindi ganun kadami yung mga ganun content. Mas marami po yung mga behind the scenes. Wala po ako. Di po ako nakikita doon yung mga song lang na ganun. Gawa ng mga playlist. Ng ganitong artist, ng ganitong banda, ng ganitong lyrics, ng ganitong song. Yun po yung madalas namin gawin. Alala ko pa nun, yung ginawa, yung apps na ginamit, yung Flamingo. Ang hirap kong kuhanin ang ratio. Yung song is 5 minutes. Yan, ano mo yung dudutin mo yun. Tatansahin mo kung ilang minuto po sa ratio katumbas ng 5 minutes na song. Hindi ko po alam yung mga apps nun. Same lang po din sila ng iba, yung pagganong ratio. Hindi kaya na ginagamit yung ratio or apps na ginagamit ko. Salang gaganin mo lang. Stretch mo lang. Kung sumusang oras, stretch mo lang ng ganun. 1 hour. Hindi kaya doon. Talagang tatansahin mo. Yung 1 hour po doon, 3,600 yung ratio niya. Pag ganun po kahirap, nagdududut ako. Biglang tatawa, biglang naiirita. Mamumurahin mo yung biglang tumawag. So, disturbo ka. Ganun po ako nagsimula. Tapos meron ako mga personal vlog na pansa-isa. Hindi ganun karami, mas marami po yung mga playlist. Hanggang sa dumating sa point na umabot na po ng lahat ng video ko, 216, 18. Tapos dito lang ako nagbura. Kasi gusto ko na pong i-clear up or litigation at sa halin ko bago mag-apply sa AdSense. Yun nga, ilang baba po siya ng 415 watts hours na lang. Pero at mapasalamat ako sa Diyos kasi hindi po nabawasan ang subscribers. Ganun pa rin. Salamat sa Diyos. Lalo po sa inyo, sa mga subscribers ko, sa mga viewers. Patuloy kong nanonood sa Vibis TV. Ano ba yung next question? Sayin natin. Ano ang mga natutunan mo sa YouTube? Tapos biglang nawawala. Natutunan ko po yun kung bakit nawawala. Kasi nga dun sa merong traffic. Once na yung isang video, sobrang dami na lang gumawa ng mga video na yun. Tapos halos same lang yung name na, halimbawa, Best of Westlife Greatest Hits. Pag ginamit mo yung ganong pangalan, Westlife, nakakabit doon. Westlife, Backstreet Boys, yung pumang sikat. Once na ginamit mo yun doon, o kaya kahit na lang hindi ganong artist, Best of OPM Love Songs. Ang dami-dami ito kung gumagamit niya. So, sa Pilipinas, yung mga gumagawa din ng mga lyrics, ng mga songs, collections, Best of Alternatives. Pag ginawit mo yun, lalo yung isang banda doon, yung Kalalili, Best of Kalalili. Mas na ginawit mo sa title mo yun, pagdi-disappear yung video mo, sa sobrang dami na po ng ganong mga individual vloggers na gumamit doon sa pangalan na yun. Ginamit nila as their content sa kanilang mga vlogs. Yun po natutunan ko. Ang gagawin nyo, merong ganung problema. All you have to do is change the title of the video or content. Tapos yung tags. Alam yung tag, yung para mas mabilis po ma-locate ng mga viewers na mga pang-search nila sa engine nila. Meron nilalagay din po yung tag, yung title. Tanggalin nyo po yun. Kasi once na nandun po yung pangalan na yun, pangalan na sobrang sikat sa kasi sobrang dami ang mga gumagamit na mga vloggers dun sa kanilang personalities. So, kaya siya nagdi-disappear. Yun, natutunan ko yun. Ano pa nga eh, sabi ko, ang lupit naman ng YT na to. Bakit lahat na lang upload ko? Hindi na ano, wala namang email. Natataka ako. Bakit walang email kung talagang mali yung content ko? Yun pala yun. At papaguhin mo yung title. Tsaka yung description na rin. Kung ba natutunan ko. So, pag YouTube, sa natutunan ko is,
natutunan mo po yung mga totoong tao na talagang nagmamalasakit sa'yo, mga kaibigan na totoo. Yung bang ano, hindi sila yung tipong binulungan mo na nga, binigyan mo ng ganitong idea, sa'yo lang sila natuto, tapos biglang magyayabang, yung ganun, tapos babaliwalain ka na, tapos akala mo lagi nakikipag-competition siya, tapos yung tipong hindi siya nagpapatalo, tapos wala namang support sa'yo, hindi ka naman lang sinisilip sa isang ano mo, sa isang content mo na ganito, tapos andun hindi mo lang magla-like. Dun na yung sa pag-YouTube ko, isa yung sa mga natutunan ko, yung mga totoong kaibigan mo is nandyan para sa'yo. Yung mga hindi naman totoo, huwag yun ang asahan yun. Wala kang asahan dun sa mula sa kanila. Kasi meron silang sariling diskarte. Kayaan na po natin sila. Hindi po sila totoo. Isa yun sa akin mga natutunan. Ano pa ba? Sa pag-YouTube kasi dapat kahit anong challenges and kahit anong hindrance yan, lalo na dito sa Pilipinas, sobrang dami hindrance, hindi kagaya ko sa South Korea. Ang bilis po mag-upload ng mga videos kasi mabilis po ang internet, tapos hindi siya ganun kaingay, hindi kaya dito, meron niyang trompa, tapos yung mga ayun tulad yan, nangingin na yan. Isa yun sa aking nagbabamer habang nagbablog ako, just salita. So yun sa yun sa aking mga titis ngayon, tapos mainit na studio, ganito. Tapos yung mga ingay ng mga bata dyan, naglaro. Isa yun sa mga challenges ko na, which is dapat hindi yun ang maging hadlang para tumigil na tayo sa ating tinahak na ganitong career. Pero sabihin natin, pero ganito kasi na dito na po halos yung ating oras natin eh. Dapat hindi yun maging hindrance. Lalo na po sa akin, ang daming challenges, mag-upload ka lang. Yung isang video ko na 11 minutes, 12 minutes, alam niyo po ba kung ilang oras bago ma-upload yun? 50 hours, 2 days, and 2 nights, di pa siya upload. Ganun po at hindi. Tapos yung ngayon para ma-upload ko yun, ipapasa ko yun sa Messenger, ikakat ko yun dun sa ang lugar na malakas ang internet. Kaya ayun, alam ko kahirap dati, kaya minsan yung quality po ng video nasisira po, hindi gaya nung ididirecta mo siya. Halimbawa itong camera yung gamit ko, pag ginano mo yun sa Messenger, siyempre hanggang ano lang dun, 7 minutes and 45 seconds lang. Hindi gaya pag direkta mo yun sa YouTube na ano, ang ganda ng quality. Baga doon nababawasan ng quality. Isa yun sa mga aking mga tinitis, yung low internet. Ito ba? Ano ba yung natutunan mo? Ano ba ang aking maishishare na hindi nyo pa alam about sa akin? Easy. Wala nang maisip. Bakit ka nag-YouTube? Ano mga natutunan mo sa YouTube? Siguro yung para maaaring ipong itanong, ano ba yung mga ibang maaasahan namin sa Binbis TV? Siguro ganoon. Anong maaasahan nyo ng mga content mula sa Binbis TV? Nakaawa tulong ng Diyos. Marami po kayong maaasahan mga content na sigurado ako matutunan nyo po ng mga bagay na hindi ko po gusto mangyari sa inyo bilang YouTuber o tao. Hanggat maaari, i-share ko yun para maging aware kayo. Ano man yun, yung kung aabangan nyo sa aking mga next vlog. God willing. Kung bago lang kayo sa aking channel, don't forget to subscribe at always hit the notification bell para always updated sa mga latest video. So,
So, ayan na naman sa so. Hanggang tuloy muna, guys. Aking masasabi, tuloy muna sa aking self-interview. Sana may nautunan kayo kahit katiting. Thank you for watching. God bless and bye-bye.